Okay, enough talk siya. Tinan natin to. Lasa siyang Chinese drugstore. Ano nga ba itong SIOKTONG? It's a Chinese tonic wine. But sometimes it's called Chinese herbal wine. Gawa siya sa rice wine. May mga ingredients dito na kahit anong research ko sa internet, hindi ko mahanap kung ano sila. Ang alam ko lang, mga Chinese herbs yan, pero pagka sinesearch ko sa internet, walang lumalabas. Itong type of drink na to, merong meat na sa Philippines. Ito yung inumin ng mga matatanda nung araw. Sabi nila may mga matatanda, sumashot nito everyday. Pampalakas, pampahaba ng buhay, and because it has that Chinese medicinal tonic drink, nakakabit ng pangalan niya. Talagang may ganong connotation sa culture natin sa Pilipinas noong araw. Eh hanggang ngayon, nandun pa rin yung image na may superpower itong SIOKTONG. Sa mga lalaki, sabi nila, it adds to the vigor and vitality. Ine-interpret yun ng mga lalaki na pag umiinom ka nito, pampalakas sa gabi. Alam niyo na ibig sabihin nun. Dahil meron din daw siyang mga ingredients na pampaganda ng circulation ng dugo. Blood circulation. Iniinom naman ito ng mga babae pagka meron silang menstruation. Maganda daw ang efekto nito para mag-improve ang blood flow pag merong mens ang babae. I don't know kung totoo yung mga claim na yun. But it's there. Nandiyan na yan sa kultura nating mga Pilipino. Mahirap nang tanggalin yan. It's napapasa siya by word of mouth. Walang advertising ito. But it's the word of mouth that keeps this brand alive. Ang alcohol niya is 25.5% by volume. If we're going to compare it to some other hard drinks or spirits, for example, Jim Beam whiskey, it has 40% volume. Compared to this tequila, 36% volume. Again, mas mababa pa din itong SIOKTONG. Ang proof naman nito, 51 proof siya. As compared to 80 proof ng Ginebra San Miguel. Ito namang vodka na to, Antonov, it's 80 proof. Mas mababa pa din ang alcohol content nitong SIOKTONG because this is just 51 proof. But all in all, medyo kinakabahan pa rin akong tikman. Parang merong something in it na parang nakakatakot tikman. Ano kayang lasa niyan? Baka lasang gamot. Doon ako kinakabahan eh. But again, overall, the alcohol content mas mababa than any of these hard drinks na pinakita natin ngayon, na pinagkumparahan natin sa kanya. Now, let's talk about the branding itself. Meron kang illustration ng lalaking kalbo, naka-topless, naka-forma siya na parang si Bruce Lee about to attack. Parang ready to fight. Okay, so here we go. Anong gagawin natin today? Today, titikman ko siya ng puro. Walang halo. Shashatin ko na. Sa totoo lang, kinakabahan akong shatin siya. And parang somehow nagkakaroon ako ng gag reflex because when I think medicine, parang gamot talaga. But isipin na lang natin, tanduay siya o kaya emperador. Total, ganun naman ang kulay eh. Look, para siyang golden amber. Pero meron ako naamoy na medyo may pagka-herbs na hindi ko ma-distinguish, na hindi ko ma-identify. Okay, enough talk siya. Tinan natin to. It's not so bad. It's not so bad. Mahina yung burn sa bibig niya. In fact, halos walang burn. Unlike yung mga regular brandy or rum, pag tinaste mo yun, talagang mararamdaman mo yung alcohol sa dila. This one, hindi mo mararamdaman yung alcohol halos. Very, very faint taste and burn of that alcohol. But the herbs na nakahalo sa kanya, that's what makes it different. I don't know how to describe it. The only way I can describe it is, I guess, pag pumasok ka sa isang Chinese drugstore, kunyari sa Quiapo or sa Binondo, meron kang maaamoy doon na amoy mga herbs and spices that smells different, that smells exotic, that smells Chinese. And it has that certain aura in the atmosphere that it's very herby, it's very
na amoy dahon. Yun yung nakukuha kong feeling sa kanya when I drank it. It's not the taste, it's the smell inside your nasal cavity. Nasal cavity ba ang tawag dyan? Basta sa loob ng lalamunan, sa taas ng ilong, lasa siyang Chinese drugstore. It's good na natikman ko na siya for the first time on camera. Do I like it? Nagustuhan ko ba siya? Okay lang. That's it. This is my review of Kung Fu Shoktong. Thank you for liking and subscribing. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, please subscribe. And I hope to see you next episode.